So yan guys, nandito tayo ngayon sa Terminal 3. So ito yung new normal ngayon sa ano, Terminal 3. May kasabay ako, James pangalan niya, papunta rin siyang ano, Pilipinas. Samahan niyo ako sa ano, biyaheng Pilipinas tayo. Tante, relasyon mag-asawa. Family lang, sa bangkit bangay. Gastos ka, million-million. Ilan taon na ba kayong kasal? Ano ko, honey? Pag-ipunan mo, gusto ng kasawa. Every 2 years, buntis si Mrs. Hindi lang. What? Ah, nasa sari. Yung tatlo? Kenta yung huli-huli ko. Puro lalaki na. Pag puro ito, puro lalaki din. Sa hormones daw yan. Yung asawa ko dito wala pa. Kaya kung hindi naman ako pasado niya. Kaya ko dito, nagpakasal ka. Wala kayong anak. Ito na. Wala, tanggalin mo. So hello guys, bago pala kami papasok sa airport, dun sa ano, dadaan muna dun sa ano, ayan o. Magbabody check muna. Sa haba ng pila. So, hindi pa ata bukas. Maghintay kami na mabubukas. Be patient. Patient lang ako sa ating. Yung pala, balik. So ang flight ko ano 7:55. Umalis kami ng bahay 1 PM. So dumating kami ng Dubai. Ang oras na mga 3 o'clock. So almost 1.5 hours lang din tinakbo. Kaya lang ang problema nga guys, sa mga uwi dapat talagang
advance yung time nyo bago kayo. Huwag nyo hintayin yung oras nyo na 7:55 tapos 5 kayo alis. Mahirap kasi magta-traffic, lalo na ngayon. Ibang procedure pa lang ngayon kasi nga magbabody check. So sa haba ng pila na yan, yan ah. Sa haba ng pila. So nandito kami sa pinakadulo. Pinakalas. Maaga sila dumating. Kaya advice lang, huwag nyong hintay na ma-late kayo or ma-ano kayo sa flight. Dapat advance ang oras. Maliban na lang kung taga dito ka sa Dubai, eh kami sa Alien kami. Kaya guys, antabayaan na natin yung kasunod nito kung anong mangyayari. Okay guys, sipila tayo sa ano. So yun guys, yung kaninang pila namin. Temperature check. Yun, sa likod ko. Tapos, early check-in kami kasi pagdating doon sa loob ng airport, wala nang dapat ano. Hand carry na lang dala mo, backpack. So, early check-in kami. Yun. Isahan na lang ang flight ko 7:55 pero early check-in kami gawa nga ng para pagdating doon sa airport sa taas sa Terminal 3 hindi magka-crowd yung ano mabagay siguro dito pa lang na ano na nila sala na nila yung mga dadalhin yun haba ng pila dami. Tapos doon sa area, yan yung nagpaano, nagbabalot. Kaya pag nandito ka na sa pila, wala ka ng time na pumunta doon para magbalot ng bagahe mo. So, kasi pag pumila ka doon, lalabas ka sa pila mo, babalik ka doon sa ano, pinakamalayo na ano, back to zero ka naman. So advice, kung mayroon kayong cling film sa bahay nyo na gawin para hindi kayo mahirapan. So yan guys, ito yung ano, scenario ngayon sa PAL Airlines pabakasyon ng Pilipinas. So ito kami ngayon punong-puno. So advice lang sa mga magbabakasyon. Nakalag ka ba kuya? Hindi. So vlog ko. Mag-ano ka nga? Anong? Hi! Yan mo kung anong experience mo. Sobrang hirap. Eto, kailangan sakto lang talaga sa bagahe. Sa kilo yung bagahe mo, 46 lahat, kailangan 23. Pag hindi, mag-ano ka, magbabawas ka. Magbabawas ka. Grabe na experience namin na to. So halos 4 hours kami tambayan, punong-puno. Ang laki talaga parang hindi yung sakto, walang habis, walang kanyang hirap lang. So sa mga magbabakasyon, huwag muna kami magbakasyon. Mahirap, grabe. Grabe yung bakasyon. At saka pag ano, yung kung anong airlines, i-check nyo parate, gawa ng ano. Okay, ba't si Kuya Lina picture, mag-picture din nga kami natin. I-check nyo parate yung airlines nga. Ito sa PAL, yung iba mga pasayero, natataranta sila pag walang face shield. Pero pagpasok mo pala sa ano, sa aeroplano may libreng face shield. So huwag mataranta. Pero mas maigi na rin 'yan ng merong ano, merong
dala. Kaya mahirap ang ano ngayon. Punong-puno kami, punong-puno. Ang hirap na magano ngayon. Kaya dapat bago alis sa bahay, i-check niyo yung ano, check niyo yung lahat ng requirements sa PAL. Kung anong airlines kayo, Cebu Pacific. Tapos check niyo yun sa immigration, check niyo lahat sa immigration. Hindi na may turan. Hirap talaga guys, yung ano. Meron na tayong nakasabay, yung mga bagahe niya maabot ng 100 kilos, tapos iniwan na lang yung iba, pinagtatapon na lang. Kasi madali yan na nga, delayed na kami, delayed. Yung kalimitan sakay dyan, mga wipes na po. Mga wipes na po. Si ate. Mga limang ano? Mga limang oras. Ikot-ikot. Ikot-ikot, guys ko. Alas anong ano tayo nandito dito, guys? 2:30 no. Kaya ang ano talaga, ano, kailangan habaan ng pasensya. Dapat magtulungan. Huwag. Naka, may mga Pilipinang ko. Huwag mainit ang ulo. Hindi na, magtutulungan. Dapat ano, tulong-tulong. Saka huwag mainis. Habaan ng pasensya. Pag mainit ang ulo, yun ang tubig. Sa panahon ngayon, dapat magtutulungan. Any ground personnel aboard will be closing na. Door shortly. So, mag-closing door na rin. So, abangan nyo guys, pag parating sa Pilipinas. Two doors are at least. Alam mo ba itong bag ko? Naiwanan ko pa doon sa ano. Nalagay siya na ano. Buti tinuro mo kalaya. Buti di nga. Public doors to arm. Cross check, please. And we shall be cruising at an altitude of 39,000. Our warm welcome to all my marvelous. Yan guys, malapit na kaming bumaba. 10 minutes na lang. Ano na yung Pilipinas? Mabuhay. Mabuhay. Itong mga ito, hindi na babalik. Yan, mga for good na, kahit walang naipon. Sumpong ko to sa amo niyan, hindi na babalik. Alin pa naman na. Ito, alin pa rin. Sa ano? Sumpong sa amo, no? Madel, hindi na rin babalik to. Kasi yan ang boss mo po yan. Yan, yan sa ano, sa vlog ko. YouTube? Ano ba ang nabulo? Ano ba? Yeah, ano ba ang nabulo? Ayaw mo taga nag-subscribe. Ayan, bababa. So, abangan nila kami sa airport. Kung anong maganda nga. Guys, nandito tayo sa terminal. So, kami sa non-WFW. Up there. Hiwalay kami sa WFW. Pagdating mo dun sa dulo, hingin nyo yung ano, QR code mo na galing sa PAL. May QR code ka, yun na, register, bayad ka ng 4,000 para sa ano, subtest. After subtest, sa subtest ang unang gagawin. Sa bibig muna, sa ilong, dalawa.
dalawang ilong, kaya sarap guys, sarap umiyak. So abangan natin, immigration ako.